maligayang pagbabalikapatid na Diplomat Hotel ng Baguio ang isa sa mga go-to places ng mga ghost hunters sa iba't ibang bansa. Nandiyan nang na-feature ang lugar na ito sa iba't ibang mga documentary sa loob at labas ng Pilipinas. Nang dahil sa madilim na nakaraan ito, naging tirahan ito ng mga elemento, mga kaluluwang ligaw, at mga nilalang na hindi nakikita ng normal na mga mata. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko munang magpasalamat sa inyo kapatid na nag-click sa video ito para samahan akong alamin ang kwento sa likod ng mga katatakutan sa Diplomat Hotel. At syempre, ang lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. You know the drill, pakipindot ang subscribe button kasabay ng pagkalimbang ng kampana para lagi kang updated sa mga videong maaari mong kapulutan ng aral. Simulan na natin. Early 1900s, sinasabing nabuo ang Diplomat Hotel. Ang istruktura na ito ay ginawa talaga para gawing bahay bakasyunan ng ilang mga Espanyol, madre at pari noong unang panahon. Maganda ang lugar na ito. Maraming mga masasayang alaala ang siyang namutawi sa bawat haligi ng Diplomat Hotel. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay ang lahat ng ito ay mag-iiba nang dumating ang ikalawang digmaan. Ang lugar na siyang nagsilbi nilang tirahan sa matagal na panahon ay ang siya ring palang magiging huling hantungan ng bawat isang nakatira dito. Base sa mga kwento-kwento, nang marating ang lugar na ito ng mga Hapon ay talaga namang ang lahat ng mga tao, mapapari, madre at ultimo mga bata ay kanilang walang awang pinagpapaslang. Inihiwalay ang mga tao rito. Sa isang kwarto ay ang mga madre at sa kabila naman ay ang mga pari. Lumipas ang mga oras ng tuluyan nilang maipon ang mga tao ay walang habas nilang pinagbabaril, pinagsasaksak, pinagpupugutan ng ulo ang bawat isa sa kanila. Ngunit ang masakit ay ang sa bandang gitna ng Diplomat Hotel. Ang fountain ay ang siyang di umano lugar kung saan inipon ang mga bata at doon sila pinagpapatay. Kung babalik tayo sa nakaraan at gagamitin ang ating imahinasyon ay talaga namang ang mga tanawin ay nakakapanlumo. Andyan ang mga dugo na makikita sa sahig, mga ulo na wala sa kani-kanilang mga katawan at mga dugo ng bata na nahalo sa tubig na ibinubuga ng fountain. Nagmistulang Fountain of Blood ang gitnang bahagi ng gusali at talaga namang nakapanghihilakbo. Matapos ang ikalawang digmaan ay binago ang buong lugar. Ang Diplomat na tirahan ng mga madre noon ay ginawang hotel. Hindi naglaon ang pagmamay-ari nito ay napunta sa isang businessman at psychic surgeon na si Tony Agpayaw. Ang lugar na ito ay ang siyang naging parang hospital para sa kanyang mga ginagamot na galing madalas sa iba't ibang bansa. Ngayon, base sa ilang mga artikulo na mababasa online, ay may pangyayari sa lugar na ito ang siyang lalo pang nagpadilim sa naging nakaraan nito. Isang gabi, habang natutulog ang mga pasyenteng ginagamot ni Tony ay sumiklab ang napakalaking apoy. At dahil din medyo tago at malayo sa sibilisasyon noon ng hotel, ay matagal bago nakarating ang mga bumbero. Kaya naman, marami sa mga guests ng hotel na may iniindang sakit ang siyang natrap sa kanilang kinahihigaan, nasunog ng buhay sa loob ng hotel. Marami rin sa lugar na ito ay yung mga kwentong hindi maipaliwanag, tulad na lang ng isang babae na matagal nang nagtatrabaho ang siyang nagpakamatay sa hindi malamang dahilan. Noon, pumunta daw ito sa pinakamataas na parte ng Diplomat Hotel at tumalon. Base sa kanyang mga kaanak ay wala silang nalamang problema nito, maparelasyon, pera o trabaho. Kilalang masiyahin ang babae kaya pala isipan sa marami ang nangyari. Ngunit ang lahat ng pangyayaring ito ay hindi pala isipan sa isang albularyo na kinonsulta ng pamilya. Base sa albularyo ay sininiban daw ito ng masamang espiritu kaya niya nakuhang magpakamatay.
Years have gone by. 1987 nang pumanaw si Tony. Ang operasyon ng hotel ay natigil at naging sarado ito sa publiko. Ngunit ang mga tao na siyang nagbabantay sa hotel ay patuloy na ginagambala ng mga kakaibang tunog, mga pagbagsak ng pinggan, mga yabag na galing sa ikalawang palapag, huni ng mga bata, pagtangis ng mga sigaw ng tao na nahihirapan. Marami ring report ang siyang sinasabi na ang mga taong nakapunta o naglalagay dito ay nakakita ng mga pugot na ulo ng pari. At ito pa ang nakakilabot, ang mga ulo nito ay hawak mismo ng tao na pinugutan. Hindi naglaon, naging bukas na rin ito sa publiko nitong mga nakaraang taon. Andiyan na ang Diplomat Hotel ay ginagawang spot sa photography, mga pelikula, wedding receptions, and so on, so forth. And you bet, sa pagiging bukas muli nito sa publiko ay siya namang dami ng di umano sightings at nakunan nito ng kamera. Ilan lamang ito kapatid sa mga nakalap ko online. At dyan na siguro matatapos ang ating kwento. Siya nga pala kapatid, kung sakali na may litrato o video kayo na nakunan kung saan may hindi maipaliwanag na imahe o aparisyon, ay marapat lamang na isend ito sa ating email address para sa susunod na video ay maaaring maitampok ko ang inyong kwento. Mag-email lamang sa kaalamanhq@yahoo.com. Maraming salamat in advance. Tandaan, nasa panahon ngayon, hindi po pwede ang panay-oo lang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatsyag, magsaliksik, dahil sa bawat kwento, litrato o video ay natatago ang katotohanan. Maraming salamat po sa pagsuporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.